safety practices, madalas nakasalalay ang buhay ng mga manggagawa. Pero ang nakalulungkot, ayon mismo sa isang safety consultant, hindi ito madalas pinapahalagahan sa Pilipinas. Live mula sa Pililla, Rizal, my report, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, sa mga nagsusulputang construction sites pa lang daw ay mapapansin na booming o talaga lumalago ang industriya ng construction dito sa Pilipinas. Maganda raw para sa ekonomiya. Pero sa isang banda ay nakakatakot daw ito ayon sa isang safety officer o safety consultant. Dahil dito daw sa Pilipinas kung minsan ay hindi nabibigyan prioridad ang safety standards. Hindi lang mga trabahador kundi pati mga materyales at maging equipment ang bumubuo sa bigat na isinasampa at sinusuportahan ng scaffolding sa mga construction site. Kaya ayon sa isang safety consultant na nakausap ng GMA News, hindi lang basta simpleng component ng construction ang isang scaffolding. Katunayan, ang pagtatayo pa lang nito, isang profesyon na at kailangan ng certification. Bagay na tila hindi raw standard practice dito sa Pilipinas. Yung scaffolder is a certified skill na ginagawa ng TESDA. With TESDA is under DOLE. So 22 days yung talagang tunay na takbuhan para ikaw maging scaffolder. So ang problema lang, hindi lahat ng company nagko-comply dyan. So ang takbuhan sa ngayon, lalo kung mga small and medium contractor, kung sino gagamit, kanya-kanyang tayo yan. Alinsunod sa Occupational Safety and Health Standards ng DOLE, sa bawat apat na level pataas ng scaffolding, kailangang may pahalang na brace na nakakapit sa itinatayong istruktura. Kapag umabot na sa 20 meters ang taas nito, kailangang aprobado na ng isang structural engineer ang dinisenyo ng isang scaffolder. At kapag 6 feet o higit pa ang taas ng scaffolding, dapat nang magsuot ng harness ang mga sasampa rito. Lalagay niya to doon sa likod, sa D-ring niya. So yun ang nakaangkla. So, naka-angkla kung saan yan, and then, mag-work na siya. So, mag-collapse ang scaffolding, buhay ang tao. May laban ng tao. The problem minsan is, wala sa gamit yun eh. Nasa tamang paggamit pa rin. Kung tititigan mo, mukha siyang hagdan, di ba? So, pag itinayo yan, ito yung mukhang hagdan, di ba? Ayun, sa kabilang frame. Ayun, mukhang hagdan. Saan gumakit ang tao? Doon sa mukhang hagdan, ginagawang hagdan, hindi hagdan yan. Kasi meron talagang tinatawag na access ladder. Inapak-apakan yan. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung tao. Hindi mo alam gaano kadalas inaakitan, binababaan. Pag yan napigtal, yung isang yan, mahina na yung frame. Sa panahon ngayong booming o kabi-kabila ang construction sa bansa, nakakabahala raw na sa maraming construction sites, tila hindi requirement ang isang safety officer na siyang nakakaalam kung may paglabag sa safety standards na nagaganap. Because they think safety is expensive. Because they think safety is abala sa work. So in short, nagtitipid. Jessica, isa pa rin sa mga basic requirement ang isang pagtatayo ng scaffolding ay kailangan yung pinaka-base niya o yung pinaka-baba na frame niya ay patag o level. Ano? Ang nakakalungkot daw, sabi ng safety consultant na kausap natin, minsan itong basic specification na ito, kung minsan hindi rin daw nasusunod. Jessica? Yun na nga ang tanong ko, Cedric, tama ito kasi may experience ka sa construction. No? Paano ba yun? Sino nagsisiguro na ligtas at according to specs yung scaffolding na inilalagay sa mga construction site? Okay, kung susundin natin yung regulations ng DOLE, ano, Jessica, kailangan ay isang certified ng TESDA na scaffolder yung nagde-design, yung magsusupervise ang pagtatayo nito. Ang sabi sa atin nung safety specialist na safety consultant na nakausap natin, yung mga malalaking constructions naman daw, yung mga talagang malalaking kumpanya, sumusunod daw sila, meron silang safety officer na siya nagsusupervise kung merong hindi nasusunod, mm-hmm. kung merong mga specifications na hindi nasunod. Although ang problema dito sa Pilipinas, alam naman natin talagang meron mga small hanggang medium scale ng mga constructions. Yun daw kalimitan ay hindi na kinakailangan o hindi na wala nang natatagpuan ng mga na hindi na nire-require na merong safety officer doon sa mga kalimitan, mga small or medium na mga constructions. Yun na yung nagiging problema dito sa Pilipinas. Okay, pero malaking kontrata ito kasi power plant itong kinukumpunin, itong mga manggagawang ito. Basic question, meron bang safety officer sila?
Well, Jessica, yun yung sinusubukan natin kumpirmahin, ano, dahil lahat naman yan under investigation ngayon ng DOLE. Although nagpahayag naman itong, kung hindi ako nagkakamali, yung plant manager, nagpahayag naman daw siya na kompleto daw ng gears itong mga trabahador na unfortunately nga, ayan, naka-meet ng aksidente at even yung mga harness, ano. Ang hindi ang sinusubukang alamin ngayon ng DOLE, yung mga harness na sinasabi niya, kasi may mga hook yan, Jessica, ano. Mm. Ang gustong alamin ngayon ng DOLE, saan naka-hook itong mga harness na ito? Kasi kung ibabase natin sa regulations, itong mga hook na ito, hindi dapat naka-attach doon sa scaffolding. Kumbaga, naka-attach siya somewhere na independent doon sa scaffolding. Kasi madi-deficient din yung purpose eh. Kapag yun ay nakasabit doon sa scaffolding, pag bumigay yung scaffolding, naturally, kasama yung tao na may harness, Jessica. Mm. Ang problema, tama yung ipinuntos nung nakausap mong safety consultant. Kulang talaga tayo, aminin na natin, umamin na tayo ngayon pa lang, kulang talaga tayo sa safety consciousness. O kung meron man, eh alam mo yun, yung ningas kugon, yung karaniwang flow nating mga Pilipino, yung oh, okay na yan, ipapasadyos na lang lahat. Minsan hindi tama yun eh. At saka kapag nagkakaroon, Jessica, ng mga ganitong insidente, saka lang napapansin, ano, na kung gaano ka-importante yung safety. At nabanggit nga rin sa atin ni Engineer Kuya kanina, ay may mga ilang mga contractors na iniisip na mahal yung pag-implement ng safety. Pero ang dapat na importanteng unawaan daw, mas mahal kung ano yung magiging damage, ka, especially kung may buhay na involved kapag nagkaroon ng aksidente dahil hindi sa pagsunod sa safety standards, Jessica. Ako, totoo yan. So yung mga siguro, yung mga tamang-tama, yung mga magpapatayo ng bahay ngayong summer, alam ko ito yung peak ng construction season, itong tag-init na papasok pwede ba kahit yung mga maliliit na kontrata lang o maliliit na construction company lang, turuan nila ng, o kaya i-remind, kasi alam na yan ng mga trabahador, no? I-remind sila na yung safety paramount to everything. Yeah, Jessica, isa pa nga nabanggit sa atin kanina nung safety consultant na nakausap natin, usong-uso sa Pilipinas, lalong-lalo na meron kang kakilala, meron kang kapitbahay na walang trabaho at marunong naman sa'yo, marunong maghalo ng simento, marunong magmason, tatawagin na lang yun, isasama dun sa construction. Naka-chinelas, walang helmet. Nako. Tama, Jessica. Usually na nangyari dito sa mga small at saka medium scale na mga construction, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.